this is a soul farm girl. Nandito po kami ngayon sa Bugallon, Pangasinan para i-deliver po yung mga RTL na order po sa amin. Medyo nahirapan po pumasok yung truck dito kasi nga medyo masikip po yung daan. Tsaka aside po dun sa masikip yung daan nila, eto po, may arko kasi dito kaya hindi rin makapasok sa loob ng farm. Masyado kasing mataas yung truck, di ba? So dito na lang kami maghahakot and then ipapasok na lang po nung truck pa loob. So dun po kasi yung farm nila eh, medyo malayo din. So mamaya check po natin doon sa loob. Ang sarap talaga ng buhay dito sa probinsya, no? Tignan mo, umaga-umaga pala, makaka-ano ka na, vitamin D. Ayan. So ito namang mga nandito, nag-aalis sila ng damo. Tapos fresh na fresh pa ng kakainin na ng baka. So yung baka dito busog na busog kasi ang daming damo eh. Magtatanim to ng palay. So kayong mga nasa abroad, mag-ipon-ipon na kayo ng pera nyo. Mas magandang mabuhay dito sa probinsya. Basta may puhunan ka lang, tsaka makapagnegosyo ka, okay na yun. Yung dito kasi yung nag-order po sa amin ng RTL, nasa Kuwait po yung asawa niya. Yun, so yung babae po yun. So, hi, hello. Mamaya alamin ko kung ano yung pangalan niya. Nakalimutan ko, hindi ko alam eh. Yun, so mamaya, papasok po tayo dun sa loob para i-check naman po natin yung building house na pinagawa po ni sir. Sasakay muna ako dito sa multi-cab ni kuya kasi medyo maputik po yung daan. Yeah. Okay na. Buti na lang pala sumakay tayo, no? Maputik dito sa banda rito. Nandito na po tayo sa building nila, Sir Aaron. Ngayon, iti-check po natin sa loob. Kasi gandang-ganda po ako sa building nila dito. Yung building nila dito is intended talaga para sa RTL. Kasi yung sa amin, intended for piggery farm, di ba? Kaya dito, maganda po yung setup nila. To makikita nyo na lang dito, oh, yung lagayan ng tubig. Maganda rin to kasi kanya-kanyang ano eh. Kanya-kanyang box, bawat cage. Yan. So dito pwede mo na ilagay yung mga vitamins dito. Ganun din dito sa kabila. Ang capacity pala nito is nasa 1,000 plus, no? Yan. So dito, to be exact, 1,056. Ayan. Saka maluwag yung, ano nila, ha, yung cage, bawat cell. O, naka-nipple drinker sila. Tsaka yung ano, sa bubong nila, bagong-bago lang talaga ito, kapapagawa lang. Yung flooring, yan, kung mapapansin po ninyo, ganito yung setup niya, maluwag. Tsaka dun sa baba, may ipa. Yan, o. May ipa na. Nilagyan na nila kaagad. Magkano kaya itong building nila? Mamaya interview natin si Sir Aaron. Ayun, Sir Aaron, di ba? Maglalagay ka rin ba dito ng net? Hindi na po eh. Hindi na? So ganito okay na siya. Okay. Wala namang mga ibon yata dito eh. No? Tsaka malilim eh. Malilim naman siya. Yan, so okay lang yon. Maganda yung location nila dito. Tsaka presko ah. Ano, Sir Aaron? Okay lang ba? Tanungin kita kung magkano yung nagastos mo sa building? Almost 12.5.
1.5 din yung building nila dito. Oh, maano rin ano. Sa cages mo naman po, mga magkano po lahat? Hindi ko dala yung isang ano ko, microphone. Nasa 250 plus yata. Ah, 250 opo, kasi may existing na po kami na 624 heads. Okay. So, bali, yung kulang, yun na lang. Nagdag dami. So, to be exact po, ilan po lahat yung ano dito pwedeng maglaman? Bali, 1,056 dito. 1,056 dyan. So, saan ba? 2,100. Okay. 12. Madami-dami din pala. Okay. So, pag nag-expand ka, ayun, dito. Madalagi opo din pala dito. So, for the meantime, dito po muna kayo magpupuno, ano? Pero, kailan nyo ulit balak bumili ng RTL? Siguro mga after 1 year or 1.5 year. Pag bumaba na yung production ng itlog ng una, saka kami bibili para alternate. Para may kapalit ka agad. May kapalit agad. Oo, so ganun. So dati na po silang may RTL dito. Nag-call kayo nung March, di ba? Sabi ng father mo. So ngayon nagkarga po sila ulit. At saka timing po, kasi mataas po yung presyo ng itlog, di ba? Yun, so magkano yung ano running price nyo dito ng extra small? Extra small na ko, hindi ako. 150 yata. Ang 150, mababa pa yun. Oo. Kasi sa amin, ang extra small, 180. Oo. 180, kasi nagpa-price update po ko. Kaya panoorin mo ninyo yung mga ibang videos ko para ma-update ka rin sa price. Kasi ako magka... Subscriber nyo ako eh. Ah, okay, thank you. Okay. Tapos yung asawa ni sir, anong pangalan niya pala? Greta po. Greta. Hi, Ma'am Greta. Sa Kuwait po siya nang tatrabaho. Yun. So, hi mo naman yung asawa. Hi, Ami. Papanood tayo sa YouTube. Ayun. So, yun. Anong concern? Yung dito sa mga RTL na in-order mo, apo, meron ka na bang pagsusupply ng mga itlog or... Actually, yung mga dati kong suki, dating suki, yun. Yun ang pagsusupply. Sila lang. Actually, kasi dati kulang eh. Okay, yung kaya... sixth una naming ano, RTL, kulang talaga. So, nag-decide kami na dagdagan. Oh, yun. Kaya nag-decide sila. Yun, so hindi ka naman mahihirapan sa, ano, no, pagmamarket ng itlog. So, dati, naalala mo ba na sobrang baba ng itlog? Sobrang baba. Hindi ka naman na, ano, doon, na-dismaya or nawala ng pag-asa? Talagang binabaan namin yung, ano, kasi wala eh. Malulugi talaga pag, inano yung, sa taas ng page, tapos ang baba ng presyo ng itlog. Kaya, so, sinagalang kahit maliit lang yung kita. Oo. Basta yun. Hindi lang basta malugi. Lang. Oo. Ayun. Ayun. Di ba sabi ko nga lagi, pag ano timing-timing lang din yan, kung tataas yung itlog. Hindi naman lagi kasi nasa baba yung presyo, di ba? Tumataas din po yan. So may time din talaga na bawing-bawi ka. Tulad ngayon, maraming mga namatay na manok, maraming nag-early calling, dahil sa bird flu, ganyan. So, bawing-bawi din si sir. Pero yun sir, hindi ka ba nagtaka din? Kasi, di ba sabi nila may bird flu, may kumakalat, hindi ka rin natakot? Natakot din kasi may, sa unang poultry namin, mga marami rin namatay eh. Oh. Pala, prolapse pala ang dahilan. Prolapse. Talagang nangyayari naman daw talaga. Nangyayari po yun, lalo na pag malalaki yung itlog. Sa mga gusto po magpa-deliver ng RTL, mag-comment lang po kayo sa YouTube channel ko para mabasa ko po kaagad. Sa mga hindi pa po nakakaalam, piggery business po talaga kami. Yun nga lang po kasi, di ba, iba yung setup ng RTL namin. So, hindi ganun kaganda kasi nga, simento yung sa ilalim. So, every time na maglilinis po yung caretaker namin, pina-power spray po niya. So, yung mga poops, hindi nadadakot masyado kasi basa-basa, nagbabasa sa flooring. Kaya sa susunod na magpapagawa po kami ng building, hopefully, sana matuloy, di ba? Ganito po yung ipapagawa namin, ganitong setup. Para pang ano talaga, intended talaga for RTL. Pero yun nga, di ba sabi ko sa inyo kasi ang dami naming mga project na gustong gawin. Hindi pa lang namin magawa-gawa dahil kailangan muna namin tapusin yung sa piggery. Kulang ng pera. Sino pa magpapautang dyan? Baka gusto niya magpautang ng 10 million. Pwede na para makapag-umpisa na kami, makapag... set up ng building para sa RTL. Kasi yung mga RTL po namin doon, balak din po talaga namin ilipat yung sa bundok. Yun nga lang talaga, malaki-laking budget yung kakailanganin. Yun, so ganito, alam nyo ba, yung mga kikwento ko lang din, karamihan ng mga customer po namin, mga OFW, ganito po yung mga negosyo nila, mga puro RTL. Ang dami na naming mga na-deliveran ng mga manok, so ganito lahat talaga ang gusto nila. Tsaka hindi naman sila nahihirapan mag-market eh. Yung mga iba, hindi na lang namin na video kasi hindi na rin ako sumama. Malalayo, tsaka gabi na sila.
So ngayon lang na umaga kami nagkapag-deliver, kaya sumama ako para magkaroon din ng chance na may vlog ko itong farm nila at saka si Sir Aaron para makita rin siya na asawa niya, di ba? Yun. So, i-check natin dito. Tara, ikutin natin. Dito, ang daming mangga, oh. Yan. Mangga, saging. Ayan, may okra pa pala silang tanim, oh. Tsaka malilim dito, no? Ang ganda. Ilagay ka lang ng duyan mo dyan, no? Pwede na. O, yan. Ang ganda dun. So, mahal din ang building niya dito, no? 1.5 million. Maganda kasi, tsaka bakal. Mahal kasi ang bakal ngayon, eh. Mahal. Yun, dito, oh. Puro mangga rin dito. Maganda tumambay dito. Tsaka kahit tumambay ka dito, may ipa naman. Kaya hindi masyadong maamoy. Kasi, pag nagpoops yung mga manok, oh, did... Andiyan na. I-share ko lang po sa inyo yung isa sa mga mindset ng mga successful na negosyante or entrepreneur. So, they don't know how to give up kahit maraming beses sila nag-fail, nadapa, nalugi. But still, they never give up on their dreams. Tulad po ni Sir Aaron, nag-start po siya sa 600 heads. Naabutan po niya yung sobrang mababa yung presyo ng itlog. Yan. Pero hindi po siya nag-give up. In fact, nag-expand pa nga po siya. Kasi yung laman po dito ng isang helera hanggang doon is 1,056 heads. The other side, ganun din po, 1,056 heads. Ayan. So, ang total po or capacity nitong building is 2,112. So, dito rin po, makikita nyo sa building niya. Pinagawa rin po niya yan. Nagastos nga niya dito, di ba, 1.5 million. Ayan. So, yun, sabi din po sa amin ni Sir Aaron na after a year, maglalagay din po siya ulit ng RTL doon sa kabila. Para hindi maputol yung egg production niya dito.